of the Professional Regulation Commission. So welcome po sa Sangguniang Panlalawigan. Thank you for... Ipinatawag sa sesyon ng Sangguniang Panlalawigan kaninang umaga ang Professional Regulation Commission Palawan. May mga sumbong daw kasi tungkol sa hirap ng pagre-renew ng professional license sa PRC ngayong may pandemya. Lalo na ang mga kliyente mula sa island municipalities. Hindi rin umano malinaw kung pinapayagan ba ang magrepresenta ang isang individual ng higit sa isang transaksyon. Marating sila dyan, for example, our kababayans from Balabac, Cagayan, Silio, na mayroong mga daladalang authorization, 5, 10 pa yung daladala nilang authorization na nirerepresenta nila yung kanilang mga kasama doon. For example, mga guro, at darating dyan, magre-renew, kukunin yung license card na mismo, ay tila may mga insidente na hindi pinayagan at hindi inaccommodate ng PRC. Ang requirement po talaga is original. Dahil nung panahon po naman na yun ay wala pa tayong advanced technology, wala pa yung mga scan, yung email. So, unless expressly stated po sa amin, sa requirements namin na photocopy, it will mean talaga na original ang need. Bakit po namin nire-require ang originally signed? Kasi po, pinahahalagahan namin ang privacy, ang data privacy po ng isang professional na aming client po, no? At nakarating po kasi sa commission yung existence ng mga very enterprising na tao na nagte-take advantage sa aming system. Nararanasan din umano ang mabagal na internet connection sa opisina, kaya nagiging mainit ang ulo ng ilang kliyente. Pero paliwanag ng PRC, hindi natatagal ang pagpoproseso ng renewal kung nasusunod ng maayos ang hinihinging requirements. So yun po, ang aming internet connection ay medyo mahina, although nakailang check na po siya ng service provider po namin. At yun din po, hindi, kumbaga minsan factor din yun na naiinis yung client dahil matagal. Pero ideally sana, kung sinunod nila yung proseso, wala pong maaabala. Kasama rin kasi sa proseso ng pagre-renew ngayong pandemya ay ang pagre-register online. Pag ganun po ang case, dapat po sila mismo ang pupunta sa office namin, dala-dala yung renewal form na manggagaling sa account nila, tapos pirmado po to. Kung may CPD requirements sila, maganda po din i-present para sa next renewal, konti na lang yung i-comply nila. At yun po, ma-expedite sila within the day kung kailan sila pumunta. Right now, in response po, dahil hindi kami makapag Team A at Team B, we operate from 10 a.m. to 3 p.m. So regardless ng time ng appointment nila, a-accommodate namin sila within that period sa araw na yon onwards. Iminungkahi naman ni Board Member David Ponce de Leon na gamitin ng PRC ang mga radio station sa pagsasagawa ng infomercial kaugnay sa mga requirement na hinihingi para hindi rin umano masayang ang pagpunta ng mga kliyente sa kanilang opisina. Recommendation, ma'am, is take advantage nung sa radio. Baka meron po kayong pwedeng funds for konting infomercial para po, kasi radio pa rin po ang pinaka mabilis na magbigay ng information dito sa Palawan. Karamihan po natin sa atin sa Norte, may mga portable radio yan. Wala man silang internet, but they get the news from the radio. Sa ngayon ay isa pa lamang ang opisina ng PRC para sa Region 4B na nakatalaga sa Palawan. Prioridad din umano sa ngayon ang ahensya ang frontliners, senior citizens at ilang individual na kailangan ang agarang renewal ng lisensya. Cristel Dorado, Alpha News, Philippines.